ito na yung part 2 ng ating shopping sa 99 cents. So, ang una ko ipapakita sa inyo ay itong cute na dwarf. Ay, dwarf ba siya? Diba? Deco siya para sa garden. So, hanging siya. Kung nakikita nyo, ang cute niya, diba? Nakikitan ako. So, ang kanyang presyo ay $2.49. So, ito siya, pwede naman siyang ilagay sa lamesa o kung saan nyo siya. Pwede, hindi naman siya kailangan isabit talaga. Pero, mayroon na siya sabitan. Cute din siya. Yan, nakaluyun-luyun. Actually, dalawa to. Pero, yung isa, iba yung posisyon. Nakahiga sa duyan. Ang cute niya, mga kapatid. Ayan siya, oh. Kung nakikita niyo yung ano, para siyang natutulog. Mm. Diba? Ganun din yung presyo niya, $2.99. So, garden ease. Hanging decor siya. So, depende na sa inyo kung gusto niyo siyang ihanging or hindi. Pwede rin siyang ilagay doon sa may halaman. Kung saan niyo gusto, diba? So, cute talaga siya. Ito, oh, relax na relax, oh. Ang cute, diba? Nakikitan ako. Yan lang naman ang magpapasasaya sa akin, mga kapatid. Yung para sa aking mga halaman, yung decor sa aking garden, minsan sa bahay. Tapos, ang sunod naman ay ito. Actually, mayroon na ako nito dalawa sa likod, sa may patio. Kaso nung bumili ako, wala nang iba. Tapos, bumili din ako ng artificial na succulents na nilagay ko dito noon dun sa dalawang ganito. So, inakita ko ngayon doon na mayroong ano, naka-display. Pero, dalawa lang binili ko kasi dalawa lang din ang kailangan ko. So, ayan siya, $2.99. So, ilalagay ko din to doon sa ating patio. So, di ko pa alam kung anong ilagay kong halaman dito. Pero for sure, hanging siya or something na may flower din siya para cute tingnan, di ba? Kasi ano to siya, eh, nakadikit sa dingding. Tsaka meron siya lagayan o meron siya sabitan. O, ayan. So, ganyan lang ang buhay ko, mga kapatid. Yan lang mapapasaya sa akin. Pero hindi naman ako laging nagsya-shopping ng ano yung katulad ng pupunta na. Pag pumunta ako sa 99 cents, hindi every week. Kumbaga, pag namimili naman ako dyan, bultuhan, kasi kadalasan, pag nagpapabagahe, minsan naman yung para sa garden ko, kung ano-ano lang, minsan decor sa loob ng bahay. Hindi naman mamahalin ang decor ko sa bahay, mga kapatid. Pero, kung marunong kang mamili, hindi kailangan na pumunta ka sa mamahaling mga decoration. Kasi minsan, pag makatiming ka, maraming decor sa 99 cents na magaganda. So, hindi kailangan bumili ka ng mamahalin. Sa nagdadala lang yan, kumbaga, di ba? Sabi nila, di ba? Parang katulad sa damit ba? Kahit yung damit mo, hindi naman branded. Sa nagdadala lang din yan. Agree or di-agree, di ba? Tapos, sunod naman mga kapatid, itong artificial plant na nakyukyutan ako. At tapos, may kamahalan din siya. Namamahalan ako, pero cute siya. Ayan siya, mga kapatid. Oh. Tapos, yung kanyang lagayan is clay, kaya mahal siya. Kasi, ang pag-clay kasi, syempre, yung pot, maganda, di ba? Magandang klase. So, ang kanyang presyo ay $4.99. Ayan siya, oh. Artificial plant. So, $4.99. Tapos, ang binili ko ay ito, $4. I think I have $8. So, ito naman iba. Para siyang tulips, 'di ba? Tulips na white. Dalawa yung binili ko nitong tulips eh. Ayan siya. So, I think maglagay din ako nito dun sa terrace and then dito sa my porch and then sa patio din namin. So, meron din ako nito. 'Di ba, cute? Actually, hindi ito clay. Pero mahal din siya, $4.99. Hindi siya clay, eh. Para siyang parang papel or parang plastic na parang papel yung ano, parang karton, diba? Pero cute yung halaman. Yan siya. Ito naman, clay siya. Hindi ko maalala kung anong pangalan ng halaman na to, pero para siyang real. Para talaga siyang totoo, mga kapatid. Tsaka hindi siya, malambot lang siya, oh.
So, iayos ko lang yung mga dahon niya pagka ilagay ko na siya. Tapos, ito pa mga kapatid. Mas malaki to doon sa pinakita ko kanina. Pero yung presyo niya is katulad lang, $4.99. Ayan siya, maganda siya oh. Parang real. Tapos, aayusin ko lang yung mga dahon niya pagka ilagay ko na siya. Ayan siya kasi syempre, para siyang naano. So, para talaga siyang totoo mga kapatid kung nakikita niyo. Para siyang real, di ba? Oh. Actually, meron ako nito sa loob ng bahay eh, sa may doon sa may hagdan. Tapos ito naman, 'di ba? Parang totoo. $4.99 din siya. Clay din yung pot niya. So I love it. It's really cute. 'Di ba? Parang totoo. Tapos meron din isa ganito, yung katulad na pinakita ko sa inyo, pero yung isa purple, ito naman pink. May pagka-purple yung isa eh. Yan siya. Siya o dalawa, pero magkaiba yung kanilang kulay. Ito parang may pagka lavender, ito pinkish. Parang lavender na pink, hindi ko maintindihan. Pink ata. Then ito naman is lavender. Ah, okay. Then ito ay lavender din siya. So, magkaibang kulay lang, parang pink. So, di ba cute? Cute, cute. And then ito. Ito naman siya, iba yung kanyang pot plastic. Pero yung presyo niya is, actually, mas mahal siya, $5.99. Siya lang yung natatanging mahal. Pero, maganda kasi yung dahon niya eh. O, kakaiba siya. Pero, actually, maganda rin naman tong iba, o. Diba? Pero, $4.99 lang siya. Hindi ko maintindihan, bakit mas mahal to. Ano siya, o. Pero, maganda rin siya, mga kapatid. O, diba? So, at least, masaya naman ako, diba? Tapos, meron din akong nakitang decor na cute siya. Ano siya? Dual power operated rustic base lid fountain. Parang katulad doon sa malaki kong in-unboxing na fountain, mga kapatid. Ayan siya, oh. Pero maliit siya. Parang para lang siyang decor. Ganyan lang siya kaliit. So, this one is $9.99. So, i-unboxing ko to ng ibang video kasi maubos ang panahon natin pag i-unboxing ko pa to ngayon. Super cute siya, diba? Kita nyo? Tapos, itesting din natin yan, mga kapatid, kung gumagana siya. And then, plus, ito naman, napagtripan ko lang siya doon, kasi minsan na-intriga ko pag namimili sila ng mga electrical na gamit. Kung okay ba sila, gumagana ba sila. Nag-experiment din ako, mga kapatid, kung yung product ba sa 99 cents, okay ba sila, diba? Yung mga, especially, pula nito, ring light, yun siya, oh. So, matry din natin kung maganda ba, kasi, ano, may marami namang magagandang ano sa 99 cents, eh. Kasi, ano, $7.99 siya, diba? So, this one is 6 studio ring light. So, pagka pwede ko rin siyang gamitin pag mag-vlog, yung nasa lamesa lang ako. Tapos, maganda siya kasi meron siya, oh, yung cellphone nakapatong sa ibabaw. Tapos, pwede ko lang siya ipatong sa lamesa. Mayroon naman akong maliit na ganito, mga kapatid, pero walang ring light. Iba yun. So, i-unboxing din natin to kasabay nung isa next time, diba? Kasi maubos ang time ko eh. And then, nabili din ako nitong sunset lamp. First time. Naano din ako, parang mag-isip ako, gumagana ba talaga yan? Kasi, actually, nakita ako to ng ganito, pero hindi ganitong brand. Nakita ko siya, I'm not sure kung saan ko siya nakita. I think Amazon. Kasi marami sa Amazon eh. Yung mga lumalabas siya, minsan sa Facebook, minsan sa Instagram, and then, oh, yan ito, sunset lamp. Kumbaga parang, para siyang projector. Ayan siya, projection na siya. So, kumbaga, para siyang lamp, but, ano siya, sunset lamp, di ba? Ulit-ulit ako eh. So, i-unboxing ko din ito mga kapatid, sabay nung isa-iba pa nating mga electrical na galing sa 99 cents. Pero I think this one is cute. Kasi nakita ko ito doon sa Amazon eh, yung parang ganito, na yung parang siyang projector siya na isang area lang siya din round. Kung gusto mo sa kwarto, parang feeling mo na mayroong sunset sa loob ng kwarto mo, di ba? O kaya sa sala, di ba? Kung may area ka na parang may sunset doon pa sa mga halaman. So, it's cute, di ba? So, ipapakita ko din ito sa inyo sa unboxing natin doon sa kasama sa iba ko pang mga nakita ko ngayon. Kasi itatry natin to, pailawin natin lahat na, di ba, para makontento, di ba, sa ating unboxing. So, pinaka-last ko ipakita sa inyo mga kapatid ay mga scented candles. 99 cents. Ay, ito siya, Susan Jacob. So, ayan siya. Yung kanyang scent ay sandalwood, orange sandalwood plus sandalwood. So, mabango siya. Actually mga kapatid, bumibili ako ng kandila kasi usually, mahilig ako sa kandila for decor. And then, one thing, I use scented candle when I'm cooking.
kumbaga, hindi ko siya halo sa pagkain, ha. Pag nagluluto ako, nagsisindi ako ng kandila para least yung amoy ng bahay. Ganun ang, na, ano ko lang dito sa mga kaibigan ko, noon sa California pa ako. Kasi every time nagluluto siya, nagsisindi siya ng kandila. At actually, cashier siya sa ano, sa 99 cents. Then, sabi ko, bakit ka nagsisindi ng kandila pag nagluluto ka, sabi niya. Kasi para daw, mag-ano yung scent ng candle kaysa amoy lang niluluto at hindi daw masyadong mabaho yung bahay pag nagluluto. I think it's true kasi ilang years ko na din itong ginagawa. Kung mangamoy man ang bahay, hindi masyado. And then, meron din akong ano, wax na warmer. So, yun din, nilalagyan ko din noon. So, ang binili ko ay ganito. Meron din akong ibang scent dito. Ito ay nag-iisa. Isang klase lang siya. And then, pero pala pareho yung kanilang mga brand. Ito naman ay Susan Jacobs pa din. Pero ibang ano siya. Mabango. And then, ito naman ay Turquoise. Yan siya. Susan Jacobs pa din. So, yung scent niya is Garden Rain. Yan siya. Ito naman siya ay scent niya is... Ang scent na dito? New York. Garden Rain pa din. Scented Candle. Pero di ko maklaro kung anong ano niya scent. Tapos ito naman is Lavender. Iba din siya. Ibang klase ata siya. Parang kasi iba yung ano niya mga kapatid eh. Iba yung texture ng kanyang bote. So iba siya. And then iba rin yung cover niya. Ayan siya oh. It's cute. Pero pareho lang yung kanilang mga brand. So San Jacobs. Ayan din siya. So ang binili ko nitong brown is dalawa. Ayan siya. Mahilig din ako sa brown mga kapatid. Actually my favorite color is brown. Pero, nagsanay-sanay din ako na mag-iba-iba ng kulay naman. Kasi alam nga, puro brown isusuot ko, diba? So, mailigay ko sa brown, turquoise, and then, red, orange ang suot ko, diba? So, dalawa to. And then, isang kulay na ganito. May iba-ibang scent. So, iba naman sila, diba? Pero, magkatulad lang yung kanilang mga scent. Ay, magkatulad, sorry. Magkatulad lang kanilang mga brands. Susan Jacobs. So, hanggang dito na lang muna ang ating video mga kapatid. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat sa inyong love at suporta. Adios, masalama, bye-bye. Mag-ingat kayo lagi dyan. Love you all. God bless! Wawa!